May kakalikutin tayo isang Bluetooth speaker mga kalikot. Bali ito, nagawa na natin to dati. Bali, sinerbisan natin siya. Kaso wala tayong parts na maisalpak. Kasi ang problema nito dati mga kalikot, yung kanyang micro USB port. So, natanggal siya. Hindi na namin mahanap yung micro USB port niya. Kaya ginawan ko na lang siya ng paraan mga kalikot. Bali, nilagyan na lang natin siya ng wire through USB. So, ganyan siya. Tapos ngayon naman mga kalikot, sabi ng may-ari, baka natanggal yung pagkahinang dun sa loob. So, check natin. Kasi kapag wire siya, malamang pwede siyang mahila-hila. So, try natin mga kalikot na i-convert natin siya. Mayroon naman tayong available na Type-C port. So, try natin i-convert sa Type-C na siya. Ito kasi micro USB port siya. Pero check muna natin kung pwede natin siyang ma-convert. Kung pwede natin mailagay yung pin ng Type-C. Bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Medyo marami-rami rin yung isa-shoutout natin ngayon kasi medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Kasi pumunta tayo ng Maynila. So shoutout natin si Ma'am Sheena Kadingan, Jean Marby Villanueva, Gablam Pitok, Iral Aliman, Anisito Quintao, Willy Damian, Kapitan Jake Sparo, Shirley David, Manny Alayon, Mike Cebua, Janice Mabanglo, Catherine Bellorente, Henry Torres, Matit Bugais Astelia, Dines L. Lopez, Ana Sarmento, Yaki Suba, Nabil Poras, Rosalyn Ramos, Leiby, RMDU 5, Marvin Iresmas, Angie Tixon, Lidi Sampayan, Cheris Ann Castello, Rer Tatoy, Xavier Carilla, Maureen Ann, at saka kay Alexander Leonor. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Ayan, buksan na natin siya mga kalikot. Natanggal na natin siya mga kalikot. Ayan o. Natanggal nga yung wire niya. So, check natin kung pwede natin i-convert sa Type-C port para dito pa rin nila isasaksak yung charger. So, check natin. Tanggalin natin muna tong wire na nilagay natin. Tanggalin muna natin yung mga wire niya. So, bago nyo tanggalin yung mga wire mga kalikot, kailangan i-video nyo siya or picturean nyo para hindi kayo malito kapag kinabit nyo na yung wire niya mamaya pag binalik na natin. So, ganun lang yung diskarte mga kalikot para mapadali yung trabaho natin. Kasi mamaya nyan, huhulaan nyo lang kung saan nakakabit to. Tapos pare-paras pa ng laki ng socket. Baka maisalpak natin sa ibang socket dito sa kanyang board. So, mas maganda kapag picturean nyo siya or i-video nyo siya. Bali, dito natanggal yung kanyang micro USB port. Check natin kung pwede natin gawa ng paraan na mailagay natin yung Type-C port. Ang pagkakabit na lang natin ito mga kalikot, hinang na lang natin yung pinaka-ground ng Type-C port natin, yung paa niya. Or yung pinaka-lock ng Type-C port para dumikit lang dito sa board natin. Tapos itong kanyang positive-negative, lagyan na lang natin ng wire papunta dito sa board. Kasi kapag hinang natin siya dito sa mga pin ng dating micro USB niya, baka mapag-short natin. Sayang lang. So mas maganda, through wire na lang siya yung ground tapos dito sa kanyang positive. So dito kasi may input rin siya na ito. Sana ba yun? Yan, dito nakalagay kaso nalaglag na rin, wala na rin. Kaya dito na lang din natin i-connect kasi same lang naman, dito rin pupunta yung positive niya. Ito kasi yung positive niya, galing rin dito sa micro USB port niya, yung pin.
Yan, dito rin yan pupunta. So dito natin ilagay yung positive niya dito na lang sa ground yung negative niya. So ito, iangat na lang natin ito. Bali, wire na lang yung ilalagay natin. Para ang ipifix na lang natin yung kanyang body ground. So ito na lang yung ihinang natin sa board. Yan, para mag-lock siya. Para hindi siya mabali. So lagyan na lang natin ng suporta ng hinang. So ito, straight na lang natin to, tapos lagyan natin ng wire. Tapos yung paa ng type C port natin mga kalikot, bali ibuka natin siya kasi hindi siya kasya dito sa butas ng dating micro USB niya dito. So ibuka natin siya, tapos kiskisin natin yung board para mailapat natin siya. So dito na lang natin ihinang side to side. So suportahan na lang natin ng hinang dito sa may side niya rin dito sa bandang huli para hindi siya matanggal kapag itinulak na yung charger. So gawan na lang natin ang paraan kasi hindi magkasya yung pinaka-lock niya kasi masyadong malayo yung butas. So ibuka natin siya para dito na natin ispatan ng hinang sa bandang gilid. Balikuskusin na lang natin yung paghinangan natin dito sa board. Ito guys, ipa-plot na lang natin siya. Ayan, babaliin natin. Ayan, tapos dito na natin siya iinang sa side to side. Kasi masyadong malayo yung pinaka-pin ng ground. Ayan, ganyan siya. Ayan, tapos kiskisan na lang natin dito sa pagkapitan niya sa board. Tapos suportan na lang natin dito sa likod para pag tinulak yung charger, hindi gaano mapwersa at saka hindi matatanggal yung ating pagkahinang. Tapos ito mga kalikot yung mga pin niya, lagyan na lang natin ng wire papunta dito sa positive at saka sa negative niya. Dito guys, dinisable ko yung positive dito sa dati niyang pin. Dito sa micro USB niya, yung dating nakakonect. So, dinisable natin yung linya na papunta dito sa positive. Yan, kung makikita nyo guys, ito. Ito yung positive niya, bandang kaliwa. Sa bandang kanan naman, ito yung negative niya. Itong wire na to, sa kanyang positive, dinisable natin yan na hindi magka-connect dito sa positive niya. Pati dito sa kabila, dinisable natin to, itong butas na to kasi positive to eh. Dinisable natin yung linya galing dito sa dating micro USB niya. Ayan. So dito nakakat yan dito sa dulo para hindi siya magka-connect dito sa papuntang positive niya. Mamaya dito na natin siya i-connect or dito na natin siya ihinang dito sa kinuskusan natin na ito. Ayan. Diyan na natin siya ihinang yung positive niya. Tapos yung ground niya, diskartehan na lang natin mamaya kung pwede natin mai-connect dito. So ito, dinisable natin siya kasi yung paglapatan ng ating Type-C port, bakal siya. Ayan. Baka mamaya nakakonect itong linya na to, magdikita na yung positive-negative natin. So kaya natin dinisable yan, yung linya na yan, yung positive niya papunta dito sa kabilang board para hindi siya mag-short kapag nilagay na natin yung Type-C port natin. Kasi nakalapag siyang ganyan, so madadamay yung positive ng ating board, yung linya ng positive. Kaya dinisable natin siya. Yan, para puro ground na lang yung nandito. Kahit mapagdikit natin siya, nakadisable naman siya dito sa dulo or nakakat siya. So bali, asimbol ko na lang mga kalikot tapos papakita ko na lang sa inyo kung paano mamaya. So dito guys, ihinang natin yung pinaka base ng or ground ng ating Type-C. Ito. Hinang ko muna siya dito tapos suportan na lang natin dito sa bandang likod para hindi siya mapwersa kapag itusok na yung charger. So bali, ihinang ko muna siya ganyan. Tapos mamaya, kasi itong micro USB natin, medyo maliit yung butas, so ito papalakihin natin yan mamaya para magkasya yung ating Type-C port. So ganun lang yung diskarte natin guys. Check nyo maigi na hindi siya magkaroon ng shorted. Kagaya nyan, baka nilagay natin yung Type-C tapos nakakonect yung line ng positive niya dito sa mga pin, yung dating micro USB niya. So kapag napag-short natin yan kasi bakal nga itong ating Type-C,
So magkaroon ng problema yung ating charger or yung ating main board. So kaya natin din disable yung linya na papunta dito sa mga pin ng dating micro USB niya. So ilalagay ko muna siya mga kalikot. Yan, kiniskisan na natin yan para dyan natin ihinang yung pinaka-ground ng Type-C natin. Yan, ganyan siya. So check nyo lang kung may mapag-short tayong mga linya katulad nito. Yan, yung sa mga gilid niya. So check rin natin. Tapos mamaya titestin rin natin kung tama yung pagkakabit natin mga kalikot. Nahinang na natin siya mga kalikot. Ayan o, malaki na yung pagkahinang niya. At saka matibay na rin to kasi sobrang kapal ng hinang natin. Tapos testin rin natin mga kalikot kung saan yung positive negative niya dito. So sa atin, kabisado na natin kung saan yung positive negative niya. Bali ituturo ko na lang para alam nyo rin kung paano malaman kung saan yung positive negative ng type C port natin. Ang gagawin natin guys, lagyan natin siya ng charger. Tapos kailangan natin ng tester. Ang kagandahan kasi ng type C port mga kalikot, kahit baliktaran yung ating pagkasalpak sa wire ng charger natin, okay lang mag-charge siya kahit baliktaran. Hindi katulad ng micro USB, may isang portion lang siya na pwede natin ipasok yung kanyang wire dito sa kanyang port. Hindi katulad ng type C port, kahit baliktaran siya, pwede natin i-charge yung ating unit. So try natin siya mga kalikot. Kailangan natin ng tester. Yan, sa DC tayo. Tapos ito yung charger natin mga kalikot. Lagyan natin siya ng supply. Ayan. Tapos testerin natin. Testerin natin yung kanyang pin. Ayan guys, oh, nagni-negative siya. Kita ba yung tester natin? Ayan. So nagni-negative yung ating tester. So ibig sabihin, baliktad yung ating test prod. So ibig sabihin mali 'yon. Kapag nag-negative yung ating tester. So binaliktad na natin yung ating test prod. Ito na yung positive natin, negative naman yung sa kanan natin. Yung kaliwa natin positive. Testerin na natin siya. Ayan guys, so nawala na yung negative ng ating tester. Ayan o. So ibig sabihin, ang positive natin is nandito sa kaliwa. Tapos yung negative natin, dito sa kanan. So ganun lang ang pag-check mga kalikot para malaman natin kung saan yung positive negative ng micro USB man or type C port. So kahit baliktarin natin yung charger natin, try natin. Yan. So baliktarin natin siya. Yan. So salpak ulit natin. Try ulit natin kung mayroon siyang supply kahit baliktaran siya. Tapos kung same pa rin yung positive negative niya. So yung positive natin mga kalikot sa kaliwa natin, tapos yung negative natin sa kanan. So test ulit natin. Ayan guys. So ibig sabihin kahit baliktaran siya, may supply pa rin yung ating unit. Yan. So kung baliktarin natin siya, magne-negative siya. Negative 5 volts. Ayan o, 5.2. So yung positive natin, i-connect natin dito sa positive. Yung negative natin, pwede na lang natin gawa ng paraan dito sa ground. So pwede naman yon. So ihinang ko muna siya mga kalikot. Nakabit na natin yung kanyang type C port mga kalikot. So ganyan yung pagkakabit natin. Bali binuka lang natin yung pinaka stand ng type C port. Ayan o. Tapos kinuskusan lang natin yung board para mahinang natin kabilaan. Dito guys, naglagay tayo ng support. Ground din siya. Yan, papunta dito sa ground din. Tapos dito sa ground ng kanyang type C port. Tapos yung negative natin mga kalikot, ayan siya. Bali, nag-ground na lang tayo dito sa kanyang pinaka-body. Bali, binaliko lang natin tapos pinunta natin dito. Tapos hinihinang natin dito sa kanyang body. Ngayon yung kanyang positive, ayan, nilagyan natin siya ng string tube para hindi mag-short. Yan. So, tinagos natin sa kabila, guys. Dito, sa kanyang positive. Yan. So, dyan natin siya kinunik yung kanyang positive. Okay, so, ganun lang yung pagkakabit natin, mga kalikot. Yan, o. Matibay na siya. Yan, marami na kasing support. Lagyan na natin siya ng charger. Subukan na natin. Ayan mga kalikot, umiilaw na yung kanyang charging light.
Nagbi-blink lang siya kasi walang suporta sa kanyang battery. So ilagay natin yung kanyang battery. Tanggalin muna natin. Tapos lagay natin yung kanyang battery. Yan, para may suporta siya. Kasi nga charging light siya. Kung wala yung battery, hindi stable yung kanyang ilaw. Ayan o. Stable na yung kanyang ilaw. So ibig sabihin nagcha-charge na siya. So okay yung ginawa natin. Yan. Bali, assemble na lang natin siya mga kalikot. So ganun lang yung pagka-convert natin ng Type-C port doon sa micro USB port. So assemble na lang natin siya guys. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Ayan. So dito guys sa kanyang butas, dito sa charging port niya, bali pinalaki natin yung butas kasi mas maliit kasi yung micro USB port. Dito sa Type-C, mas malaki kasi ito, kaya pinalaki natin siya. Diskarte nyo na lang kung paano nyo palakihin yung butas. So dito guys, nagamit lang tayo ng drill para mapalaki natin yung kanyang butas. So ayan o. So sakto na siya. Assemble na lang natin. Ilagay na natin yung mga wire. So kagaya nga ng sinabi ko mga kalikot, bago nyo baklasin yung mga wire, picturean nyo muna siya or i-video. Para pag binalik na natin, mas madali na lang. Ayan, nakabit na natin yung mga wire niya. So, assemble ulit natin sa box. Tapos, testing na natin siya mga kalikot. Nalagay na natin yung kanyang charger. Ayan o, nagcha-charge siya. May ilaw naman yung kanyang charging light. Bali, chinarge natin ng mga 10 minutes kasi talagang drain na yung kanyang battery. Kasi sinubukan natin kanina guys na pinower on, wala tayong makikitang display. So, chinarge muna natin siya. Try na natin i-power on. Ayan guys. So, may power na siya. Try natin i-connect sa Bluetooth or lagyan natin siya ng music, yung hindi tayo makaka-copyright. Nakonnect na natin sa Bluetooth mga kalikot. Ayan o, may sounds na siya. Okay, so hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa ating Bluetooth speaker. So ganun lang mga kalikot ang pag-convert ng micro USB port to Type-C port. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye-bye!